paano yung tamang pag-build ng solid na network, lasting, lifetime yung effect. Ibig sabihin, pakikinabangan namin at pakikinabangan ng generations sa ilalim natin. Tandaan nyo, ang negosyo natin, lifetime, at pwedeng ipamana. Kasi meron tayong tinatawag na pamana system. Alam nyo ba yon? Dumating ang time na yung anak mo, hindi na maghihirap yan. Alam mo ba itong taong ito, yung nagturo sa akin. Kaya, pakinggan nyo itong mabubuti. Iwanan nyo muna yung mga ginagawa nyo. Huwag nyo muna kausapin yung mga katabi nyo. Mag-focus muna kayo rito sa taong ito para makita nyo kung ano kaganda yung future. Without further ado, ladies and gentlemen, okay, my mentor and also your mentor, Akamandag Hatspice International CEO, none other than, let's give it up for Mr. Jun Balas. Pero bago yan, please watch the video. Alright, good morning po sa inyong lahat. Okay pa ba kayo? O baluno-baluno na kayo sa kitaan? Suot lang akong headset, ha? Ayun. Malinaw ba ako? Type 1 niya kung malinaw ako? Yes. So guys, sobrang ako nakinig ako kanina from the start, no? Kay Mark B, kay King Mark, Master Goods. So, napakalinaw na imagine ko nung nagsimula ako, no? Nung ako'y first time ma-invite sa ganitong
negosyo, talagang naimagine ko yung sarili ko para kung nakaupo sa isang seminar na bilog-bilog ang pinag-uusapan. So, ang background ko dati, po akong paano nga po yung slides ko, may slides ako eh. Pasuyo. Yan. Tapos magkape tayo para ano, para may points tayo dito. Ayan, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, magpakilala ako. My name is June Balas. Hindi po tayo training ha. Ito po para sa mga bago, sa mga invite, sa mga guests. Okay lang ba? Palakpakan natin yung mga guests na nandito. At sa mga bagong member, palakpakan naman natin sila. Kasi bakit? May chance na sila na pwedeng magbago ang buhay nila na kagaya natin. Okay? So, bago po ako na-involve dito, dati po akong, nung na-invite ako dito, dati po akong tambay. So, tambay ako. Yung wala ng pag-asa ang buhay, hopeless ba? Kasi bakit? Ang tagal kong nagtatrabaho dati. So, nagtrabaho ako sa gasolinahan, nagtrabaho ako ng finance ng truck, nagtrabaho din ako sa SM supermarket. So, after nun, wala na akong pag-asa para umasinso pa kasi 6 na taon ako nag-iempleyado na wala namang nangyayari. Kaya nga ako nagtambay. Okay, so, tambay po ako sa Laguna, sa San Isidro Heights. Siyempre, wala, ang bala ko na nun, umuwi sa amin, sa probinsya, kasi wala namang nangyayari sa akin sa Manila. Taga-Masbate ho ako, kasi alam naman natin ang mga probinsyano, sa probinsya, ang goal makarating ng Manila. Kasi ang alam nila, ang akala namin, na pag nakarating kami ng Manila, magbabago yung buhay namin. So, hindi nangyari sa akin yun. And nung nagtambay na ako, yung sponsor ko dito, yung kapatid ko, nirecruit ako dito. In-invite ako, dinala ako sa hindi ko alam kung saan pupunta. No? In short, kinidnap po ako. Kinidnap po, wala naman akong choice eh, kasi doon ako nagtambay sa kanya. So, in-invite niya ako, sabi niya, kakain daw kami sa Jollibee. So, ako naman, nung time na yun, dahil tambay, patay gutom, sasama. Okay? So, ngayon, nung sumama na ako, akala ko sa Jollibee, dito lang sa Santa Rosa, ang nangyari, dinala ako sa Ortigas, sa head office, no? Sa main office natin. So, nakatid ako ng seminar, kanina yung pinaliwanag ni King Mark, saka ni Master Goods. Ganun na ganun ko siya naintindihan. Hindi ako interesado sa produkto, sabi ko sa sarili ko, ayoko magbinta. No? Kasi hindi ko kasi ano yan eh, baga, nahiya ako magbinta. Ayoko magbinta. Nung pagdating na doon sa binary, yung sa left and right, sabi doon, mag-invite ka lang ng isa sa left, mag-invite ka ng isa sa right, kikita ka ng 1-5. 1-5 pa dati. Kikita ka ng 1-5. Alam nyo ho, ngayon 1-8 na. Alam nyo, after kong maka-attend ng seminar na in-explain kanina, yung bilog-bilog, grabe ho. Lalo na yung UPP kanina, Unilever Stair Step, hindi po ako makatulog. Pag-uwi ko ng bahay, ang tingin ko sa kisami, bilog-bilog. Grabe. Na-imagine ko yung mga kaibigan ko, dito ko ilagay si ano, yung kaklase ko, dito ko ilagay sa left, yung katrabaho ko, sa right ko ilagay, magpipiring, kikita ko ng 1-5. Dati, 1-5 pa. Talagang, nabaliw ako, hindi ako makatulog. Kasi doon na open na ulit yung pangarap ko. Na dati, hopeless na ako, di ba? Hindi na ako nangarap, kaya nga ako nagtambay na eh. Okay? So, ang nangyari, nag-join ako. Hindi ko na pinatagal. Ang ginawa ko, nangutang ako sa kapatid ko. Wala namang pag-aalinlangan kasi tambay, wala namang pera eh. Tama? Saan ako kukuha ng pera? Wala, kundi gumawa lang ako ng paraan kasi sabi niya, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, ang nagpapayaman, yung maparaan. Tama? Kag puro dahilan, eh, malabo naman yun. Kaya lang, dumistart ka na ako kasi malinaw sa isip ko na kapag ginawa ko to, aasinso ako. Nakagaya ng mga speaker na sinasabi nung ako'y first time mag-attend ng seminar. Hindi ko na siya pinapatagal at hindi ko na tinanong doon sa kaibigan ko. Kasi yung mga kaibigan ko, mga negative eh. Sasali ba ako? Hindi. Ako kasi nakakita eh. Ako narinig, ako nakarinig. Actually, tumawag pa ako kila mama. Ma, sama na ako. Sabi niya, sama-sama ka dyan sa kainin.
Dalawa na kayong mga scammer, ganun ang tingin niya sa amin. Kaya lang, sabi niya, huwag ka nang sumali dyan. Hayaan mo na yan si Ilin. Umuwi ka na lang sa amin. Kasi sabi niya, magabal-habal ka na lang dito sa probinsya. Sabi sa akin ng nanay ko, sabi ko, hindi. Ituloy ko to. Isang nilapitan ko, yung isang kapatid ko, sabi ko, kailangan ko ng pera. Last na to. Hanggang nabuo ko yung pera, alam mo, hindi lang isang account ang nilagay ko dito. Nung kumita ko ng kumita, nagdagdag ko ng dagdag. Ang account ko nasa 10 na. Hindi pa naman siya 15 accounts kasi bawat lagay ko ng tao, nagdagdag ako ng accounts. Okay? Hanggang dumami ng dumami. Ginawan ko lang siya ng paraan. No? Hindi na ako nag-alibay. Kasi anong gagawin ko? Wala na eh. So gagawa na lang ng paraan. And then nung time, kasi sabi niya mag-i-invite lang eh. Nung time na nag-invite na ako, paunti-unti, kasi dati offline pa, wala pang ganito. Way back 2011. So, kung 2011 ako nag-start, anong taon na ngayon? 2023, so magto-12 years na ako sa negosyo. One company, kasi stable na nung time na yun eh. 5 years na yung company bago ako nakasama eh. So, stable na siya, maganda na. Sabi ko, seryosohin ko to. Sabi sa akin ng sponsor ko, ang gawin mo lang, magdala sa seminar room, tatawa, papalakpak. Tapos siya, yaman ka na. Sabi sa akin, magdala, dalhin sa office, pati ng seminar, tapos tatawa, pag may joke yung speaker, tatawa ka, din papalakpak. Pag sa tingin mo, medyo papalakpak na daw yung kasama mo, yung invite mo, medyo positive na yun. 1-5 na yun. Gaganon ka na ng 1-5 na yun. Kasi bakit sasali? Pumapalakpak eh. Pero, pagtahimik daw yan, no? Pagtahimik na yung kasama mo, yung invite mo, alam na yan, negative. Kaya pag nag-joke yung speaker, tumatawa talaga ako, sinisiko ko siya para tumawa din. Ganun ako kabaliw sa negosyo. Okay, kakahataw ko, tinudo ko. Talaga ang hataw talaga. Okay, panix lines prop. Tinudo ko, yung dating tambay noon, naging Millionaire Circle and Global Ambassador na ngayon. Wala kayong kabuhay-buhay kausap. Wala mo lang palakpak dyan. Sabi nung isa, eh, ano ngayon? Anong paki namin sa'yo? Ganyan mga ganun eh. Okay? So ngayon, itong tao itong nasa harapan nyo, nung nag-start yan, mas payat pa yan dyan. Tingnan mo yung itsura. Kung makikita mo yung itsura niyan, kung ikaw i-invite sa ganyang tao, sasama ka, hindi. Yung nagsimula pa lang. Di ba hindi? Ang payat eh. Walang nagbago. Ang payat. Pero pag ito in-invite ka sa dito sa after, sasama ka, hindi. Sama. Pogi na, di ba? Pogi na, medyo mataba ng konti, chabi-chabi na. Nagbago yung katawan, pero ang ngipin hindi pa rin nagbago. Ganun pa rin. Okay? So, nung hinata ko siya ng todo, panic slides prop, di na ako nagpatumpik-tumpik, ayan na. Umatin ako lagi ng seminar, sabi, magdala ka sa office, tatawa ka, papalakpak, yun na. Hakot talaga ako, pag ako nag-invite, hakot. Wala akong pinipili, hanggat humihinga, sama yan. Hanggat humihinga, attend ng seminar. Ganun ako kabalo sa negosyo. Wala nang arti-arti. Yayaman ka, mag-iinarte ka. Ganun ako nun. Hanggang, alam mo, sa totoo lang, kakahataw ko niyan. Kakahataw. Hanggang tumawid sa online. Panic slides, bro. Nung pagtawid sa online, ayan, puro package, ang daming sumasali. Hindi mo na alam kung saan ang gagaling. Okay? Alam mo, sa Nigeria, ang laki ng grupo ko doon. Yung mga sa mga itim. Sa US, mayroon din. Sa Hong Kong, sa Singapore, sa Dubai, tama, sa Taiwan, ang dami. Hindi lang sa Pilipinas. Alam nyo, sa kakahataw ko, ang downlines ko, down the lines, no? Yung tao na pumapasok, na hindi na ako nag-invite sa explanation kanina sa Power of 2, kung naintindihan mo, hindi na ako nag-invite noon. Sa ilalim ko, nasa 50,000 ako under my organization.
Ang napasali ko lang doon, nasa mga 15 lang, 15 o 20, mga ganon. Ang napasali ko. Pero dumami nang dumami nang dumami nang dumami. Nung dumami na, ayan na po, pa next slides. Doon na po ako bumili ng sasakyan. Okay? So, itong sasakyan na to, binili ko yan 2014. Okay? Yung hata ko, hataw, yung kinita ko, sa binary, di ba? Left and right, pasok ng tao, dumami nang dumami. Bumili ho ako ng Toyota Wigo. Hindi man siya ganun kaganda. At least may kutsi. Mas lamang yan sa motor. Kasi aircon yan at apat ang gulong. Okay? So dito ko napatunayan na kahit hindi ka pala nakapag-aral ng nasa school, no? Hindi ka pala nakatapos ng pag-aaral, kaya mo palang bumili ng sasakyan. Kaya proud na proud ako dito sa sarili ko na kinaya ko kahit hindi pa ako ganun kataba. Then after nyan, panic slides prop. Ayan, umuwi ako sa amin, sa Masbate, taga Masbate. Kasi ako dati, nung nagtatrabaho ako, pangarap ko, natulungan ko yung magulang ko pag nakapagtrabaho ako dati. Kaya lang, hindi ko nagawa yun nung ako'y nag-empleyado. Kasi kulang pa sa akin. Nung ako yumaman sa EC, no? Kung ako yumaman sa EC, yan, pinagawan ko yung magulang ko, sabi ko matutuparin ko yung pangarap ko para sa inyo. Kasi yun daw ang pangarap niya, magkaroon siya ng sariling bahay. At ang ganda na po niya, yung picture na to, hindi pa yan tapos, ginagawa pa lang yan, pero yan lang ang napicturean ko. Okay? So tuwang-tuwa yung magulang ko dahil lang yan doon sa pinuhunan na 10,500. Magkano yung puhunan? Pakitype? 10,500 na pinangutang ko lang. Sabi sa akin, magkano paggawa mo ng bahay? Alam mo magkano paggawa ng bahay niyan? 10,500 lang yan. Kasi kung walang 10,500, hindi yan magagawa. Kaya kung ngayon nag-iisip ka, saan ka kukuha ng 10,500? Kung sa 10,500 lang, hindi mo kaya gawa ng paraan, kalimutan mo nang magkabahay at tulungan yung magulang mo. Ginagawa ng paraan yan, ang 10,500. Okay, next slides. Ayan, sabi ko sa sarili ko, bago ako bumili ng bahay, gusto ko yung magulang ko may bahay rin. Bumili ako ng bahay kung saan ako nakaupo ngayon, dito yan, sa Cabuyao, Laguna. Sabi sa akin, magkano daw bahay ko? Binili ko, ang halaga niyan ay 10,500. Kasi kung walang 10,500, hindi mangyayari sa akin yan. Period. Saan ako kukuha ng pambiling ganyan? Akamahal niyan. Okay? Next slides. Ayan, nagdagdag ako ng isang kotse. Alam nyo ba yung kotse na to? Ang may-ari nito, dating artista, model. Okay? Kung mapanood mo yung Del or No Del, Del or No Del, si Chloe, 26,000, siya yung may-ari niyan. Binili ko sa kanya ng cash yan. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, mayroon pala, totoo pala talaga yung networking. Totoo pala talaga yung mga networker, kumikita pala talaga ng malaki. Kasi nagbulat siya nung tinanong niya ako, ano background ko. Sabi ko, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Ano ginagawa ko? May negosyo ako in global networking. Nagtaka siya. Pati yung asawa niya na ano, na ang asawa niya kasi akonsihal doon sa Pasay, taga Pasay siya eh. So nagtaka siya, binili ko yan ng cash sa kanya. Okay, dahil lang sa nagsisimula sa 10,500. Okay? So, next slides. At ito po. Ito. Sports car, Tudor. So, isasama ko yan doon sa car show sa Kalamba. Pinaganda ko na yan. Pinakinis ko na yan. Kasi isasama ko sa car show. Kasi magkaroon ng car show ang Kalamba. Ay, hindi man yan kaganong kaganda ng mga sports car. Eh, siyempre, pangarap ko yan. Kaya, pinagmamalaki ko talaga yan. Binili ko yan ng cash.
Alam mo ba yung pinambili ko niyan? Yung UPP, Unilevel Easter Step. Kasi bakit? Yung pinaliwanag rin ay proof goods. Alam mo, hindi ko ganong pinapansin yon, no? Ang ganda pala nun. Kinumpute ko yung kinita ko sa Unilevel Easter Step, nasa 2 million. Ay, binili ko yan ng 2 million. So, ibig sabihin pala, yung UPP Easter Step, Unilevel, kinita ko at pinambili ko ng sports car. Okay? So, ngayon, ang maganda kasi niyan, isa sa mga pangarap ko, sports car na yan. Sabi sa akin, ang dami nagtanong, magkano ba yung sports car mo? 10.5 lang yan. Kasi kung walang 10.5, hindi ako magkakaroon ng sports car na yan. Okay? Next slide. Okay. Yung pang-apat ko na sasakyan, dahil sa 10.5, yung Raptor F-150, binili ko rin yan ng cash. Sino mag-aakala na yung nasa harap nyo na nagsasalita sa Zoom na 300 plus na nakikinig, yung may-ari ng F-150 Raptor ay isang hindi nakatapos ng high school. Second year high school lang to. Pero ang knowledge na natutunan ko, no? Ang knowledge na natutunan ko dito sa network marketing, mas daig pa ang mga professor ng mga university, ng mga din. Kasi ang galing ng education sa network marketing. Hindi ko minamaliit ang school. Hindi ko minamaliit kung saan ka nang galing school. Pero pinagmamalakit ko yung network marketing kasi ang ganda ng education. Hindi ako magiging ganito, no, kung walang magandang education sa network marketing. Ang maganda sa network marketing, habang yumayaman ka, pinapabait ka. Habang pinapabait ka, dumadami ang mga investment at sasakyan mo. Saan ang gagaling to? Nanggagaling to sa 10.5. Sa puhunan natin na 10.5. Binili ko to ng cash, yung dalawa kong kotse, yung sports car saka to, simula nung pandemic yan, binili ko ng cash. Okay? So, panic slides, bro. Okay, so yun. Apat na sasakyan dahil sa 10.5. Okay? Kung walang 10.5, walang resulta. Tama, gawan nyo ng paraan yung 10.5. Diskartihan nyo yun. Kung gusto magbago ang buhay mo, diskartihan mo yung pampuhunan dito. Okay? Next slides. Okay, nagpa-checky din po ako ng 200,000 yung unang checky ko. Then, yung halos 500,000, 444,000, nakadalawang checky ako. Dahil lang yan sa 10.5. Okay? Next slides, bro. Ayan. So, from Masbate, Kawayan, Island, sa Naro Island ako, sa isla ko, bumili rin ako ng lote dyan sa proper, sa Masbate, sa Kawayan, sa lungsod ng Kawayan, ang harap niyan college. Okay? So, ang ganda niyan kasi yan yung gagawin kong apartment, no? Kasi sabi ni Robert Kiyosaki sa Fourth Quadrant, pag negosyante ka at kumikita ka sa negosyo mo, sa network marketing, dumamay pera mo, ang next is yung investment. Investor, dapat nag-invest ka. Okay? Alam niyo po, itong lote na to, napakamahal na po dito. Mahigit isang 1.2 million yan. Ang bili ko lang dati yan, 2017 ata yun, 18. Binili ko yan ng cash na 300,000. So, tumaas kasi ang dami nung bahay dyan. So, nasa 1.2 million na siya. Okay? Ang maganda nito, naku po, tuwang-tuwa po ako yan nung nabili ko yan. Kasi pangarap ko talaga sa lugar na yan. Kasi yung lugar namin, no, ang lalaki ko ng alon, isla ho doon. Okay? Saan ang gagaling yan? Doon lang sa pinuhunan ko, sa kinakapital ko na 10,500. Okay? So, gawan mo ng paraan yung 500, yung 10,500, mangyayari din sa'yo yan. Okay? Panic slides, bro. Okay? So, ito naman, dahil sa 10,500, bumili ako ng lupa, no? Ang bili ko yan, dyan sa Los Baños yan, sa Makiling, yung bundok na yan sa likod ko, yan yung Mount Makiling. Kung alam mo yon, sa baba niyan, itong sa bandang kanan ko, bumili ako ng tatlong lote dyan. Ang cut ng lote niya ay 150. So, ano yan? Tatlong cut. So, 450 square meter. Ang bili ko yan, 3.6 million.
At ang value niyan, dahil sa 10.5, ang value niyan nasa 8.1 million na yan. So lumalaki, tumutubo. From negosyante, from networker, umiipon ng pera din, ini-invest. At dyan ko po ipapagawa yung pangarap kong resort na makikita mo may sa slides. Okay? Panic slides, prop. Ayan. At dahil sa 10.5 na yan, oh, para mas maintindihan nyo po, ang company ho natin, Empower Consumerism, mayroon yung mga libreng travel. Kaya lang, ako, yung travel ko, personal ko. Mayroon akong travel dito, dalawang travel sa AC, sa company natin. Yung Malaysia, personal travel ko yan. Yung Hong Kong, personal travel ko. Yung Korea, travel yan ng AC. Libre kami dyan. All expense paid. Yung global ambassador ka, yung kanina kinuinto ni Prof. Goods, pag naging global ambassador ka, may chance ka na na pumunta sa ibang bansa na libre. Kagaya kay Mark B. kanina, kay King Mark, may dalawang Hong Kong siya, kasama nanay niya, tsaka siya. Libre yun. So, i-schedule pa yan sila. Okay, yan. Si Prof. Goods, nakapunta din yan sila ng Hong Kong. Trip ng EC. So, maganda niyan, yung Macau, personal trip ko yan. Pera ko ginastos, Taiwan. Pera ko ginastos, Dubai. Pera ko din ginastos dyan. Yung Maldives, yan. Kung mapapansin mo, yung Maldives, free incentives lang ng ImGlobal. Kasi ako, napasama ako sa global ambassador na malaki kumikita, sinasama nila sa Maldives. At pag wala kang 200,000, hindi ka makakasama dyan sa Maldives. Kasi ang isang tao dyan is 200,000 per head. So dahil maganda yung ImGlobal, ang company natin, hindi kami hiningian ng 200,000. Ginawa nilang libre. Kasi masisipag daw kaming distributor. Ganong kaganda yung EC. Okay? So Singapore, maraming business na ako dyan. So dahil lang yan sa 10.5. So ang gawin mo, unahin mong magkaroon ng 10.5 kahit anong paraan. Maraming tao nanghihiram, nangunguta dahil sa mga walang kwentang bagay. Birthday, kung ano-anong pinagagawa sa pera. Hindi iniinvest sa negosyo. Tama, tatanda ka rin. Tama, pag wala kang naiinvest na negosyo, kawawa ka. Tatandaan mo yan. Habang bata ka pa at habang may pera ka, no? Habang kaya pa ng kaya mo, ng lakas mo, na? Kaya ng kaya mo. Habang kaya pa ng lakas mo, ng energy mo, ibuhos mo sa negosyo para pag tumanda ka, marami kang pera. Hindi ka pagpasapasahan ng mga anak mo. Mamaya, may kwento ako dyan. O, next slides. Siyempre, nakapag-jitski yate. So, this year, mag-jitski ay mag-yate kami this year, no? Last year yan. So, this year, mag-jitski at mag-yate naman kayo. Naka-schedule na kami dyan na every year. Kailangan namin mag-jitski at saka mag-yate. Masarap mag-drive sa motor sa dagat. At masarap sumakay, no? Sa bangka sa dagat. Bangka, no? Laki ng yate. Okay? O, dahil lang yan sa 10.5. Okay? Next slides, prop. Ayan, madami tayo dyan. Madami kami dyan pumunta. So, I hope dalawang yate kami dyan. No? Dalawang yate kami. Siguro, baka itong next travel namin mag-yate ulit. Siguro, mga tatlo na yun or apat. So, dahil lang yan sa 10.5. Okay, next slides. Ayan. So, ang total na kinita ko, dahil sa 10.5, no? Ang total na kinita ko, tuloy, ilang 10.5 to? Madami-dami na itong 10.5 na to eh. So, pumalo na siya ng 25,900,000. Hindi to updated. Kulang-kulang 26 na yan. So, 25,199,000 plus. Ang maganda dito, hindi ko kitain yan kung hindi nag-uumpisa sa 10,500. Okay? Next slides. Okay, ito na. My next project. Ito yung Hot Spring Resort. Ito yung ipapagawa kong resort para sa team, no? Pag may mga training, magkakandakt tayo ng LA on-site, mga gathering sa group, pwede tayo dito. Alam nyo ho, this year, galing kami nung nakarang araw dyan, nag-inquire kami, sabi niya, sir, this year pwede ka na magpatayo dyan.
by June or late September, sabi niya, by June or September daw, sabi niya. Ito pangarap to, nasa dream board ko yan. Okay? So, dyan ko ibubuhos yung energy ko. Bakit? Investment. Tama? At ang ganda niyan. Sobrang ganda kasi hot spring yan. Mainit ho yung tubig dyan. Siyempre, hot spring eh. Saan ka makita ng hot spring na malamig? Mainit yan, parang kape. Kape tayo. Ang maganda dito, kapatid, no? Sa mga nandito ngayon, mangarap ka. Pangarapin mo, itudo mo. Kasi minsan, nakikinig ka kasi sa magulang mo, sinasabi na mo, anak, huwag kang masyadong mangarap ng mataas. Ha? Baka lumagap ka. Kalokohan yun. Mangarap ka ng mataas, at least bumagsak ka man, di sa bubong ka, hindi ka sa lupa. Para sa akin, no, mangarap ka ng eroplano. Bakit? Bakit? May Pilipino bang nakakuha ng eroplano, nakabili? Yes! May tao! Sino may-ari ng Philippine Airlines? Ano, robot? O may kapangyarihan? Tao yan. Bakit sila nagkaroon ng eroplano? Manny Pacquiao, may eroplano? Yes! Kaya mangarap ka ng eroplano. Hindi mo man maabot ang eroplano, at least mayroon kang barko. Tama! Taasan mo pangarap mo. Ang pinakamahirap na tao, hindi din tao walang pera. Yung walang pangarap, kasi bakit? Libre na nga eh. Yung iba tinitipid. Libre mangarap, kapatid. Tatandaan mo yan. Libre mangarap. Pangarapin mo, mangarap ka ng barko. At least, bumagsak man yung barko, mayroon kang Ferrari. May Ferrari ka. May Pilipino bang, kanina, may barko bang Pilipino? Yes! May Pilipino may-ari ng barko. At may Pilipino may-ari ng Ferrari. Tama! Kaya eh, mangarap ka. Kaya hindi mo ko yung pangarap mo. Kasi sabi ng magulang mo, anak, kontento na tayo dito. Hindi. Kayo, kontento kayo ako, hindi. Rebilyam eh. May yate. May Ferrari. Tao yun. Minsan ino-joke kanya kasi ng magulang, anak, okay na tayo dito. Kahit tatlong beses ang araw, yun ang pangarap ko. Hindi pangarap yun. Kalokohan yun. Mangarap ka. Mangarap ka ng Ferrari. Bumagsak man. At least meron kang Raptor. Meron kang Fortuner. Meron kang... May SUV ka. Mangarap ka ng Fortuner, SUV. At least meron kang Honda. May kotse pa rin. Meron kang Honda Bitik. Tama, yung iba kasi ang pinapangarap eh. Bitikleta. Okay na to, bitikleta. Diyos ko po. Pag hindi mo na ako ang bisikleta, bagsak mo, chinilas. Sasakyan pa rin. Okay, sapatos. Okay, okay. Pangarapin mo. Ayan. Kanina, in-explain ni Prof. Goods, kung mapapansin mo, yung may check, ito yung UPP. Imaginin mo, yung may check, ito, yung total, yung ni-level stair step. Hindi, ito muna sa taas. Yung 880, check. Yan yung kinita ko sa explanation ni Prof. Goods. Total stair step commission, magkano yan? 616, check. Yung total UPP commission, magkano yan? 233,000. Saan nagsisimula yan? Doon sa PMA na dalawang box na situated po. Simula nag-start ako, ganun na kinaugalian ko. Lagi akong bumibili ng dalawang box na complete or C24/7. At itong account na to, kanina, di ba, 25 million, yung sa isang ano ko to, account. Yung sa isang account ko, may 6 million yun mahigit. Kaya pumalo siya ng 25 million mahigit. Okay, saan galing yan? Dahil doon lang sa TIN5. Okay? Ayan. Happy business day sa inyong lahat. Ito kapatid. Nakita mo na maganda. Ang daming guest eh. Ang daming guest kasi minsan pag nagti-training to, kasi first time namin ginawa to.
Nagtitraining kami, minsan 200 lang ang pumapasok. Mayroon tayong guest mahigit 100 nandito sa loob. Siya kakausapin ko ngayon. Yung guest natin. Kapag nagtitraining kami, ang pumapasok dito nasa 210, 200. So, ang daming guest nakita ko. Daming pumapasok. Ikaw kakausapin ko ngayon. Kailan ka babawi sa magulang mo? Ito kasi ang tanong ko lagi. Oo, masarap ang kinakain mo ngayon. Okay yan, may trabaho ka eh. Masarap ang kinakain mo ngayon. Pero, yung kinakain ba ng magulang mo, masarap kaya yung iniwan mo sa probinsya? Yung may OFW na pumapasok ngayon dito sa loob ng Zoom, masarap pagkain mo dyan. Kasi kung anong pagkain ang amo mo, yun din ang pagkain mo. Ang tanong, yung iniwan mo ba sa probinsya, masarap ang pagkain nila? Tama? Ito gawin mo, kapatid. Gawan mo ng paraan yung 10-5. Kahit anong paraan. Tama? Kahit anong paraan, kayang-kaya mo gawa ng paraan to. Kasi pag hindi mo ito gawa ng paraan, kalimutan mo nang pagandahin ang buhay ng pamilya mo. Kalimutan mo nang tumulong sa magulang mo. Bakit? Yung sinasahod mo, cycle lang yan. Bayad utang, sasahod, bayad utang, sasahod, bayad utang. Kaya minsan nakalimutan mo nang mangarap. At ito pa malupit, masaklap. Oo. OFW ka ngayon. Minsan, iniiwan natin yung anak natin sa probinsya o anong lugar ka. Pag time ba nagkasakit yan, nasaan ka? Pag time bang kailangan kanila, nasaan ka? Oo, nakapagpadala ka pang gamot. Pero iba pa rin yung hug at yakap ng magulang habang nagkakasakit sila na nandoon ka sa tabi nila. Kaya gawin mo to. Huwag mo tong palagpasin yung opportunity na to na dadala ka dito sa loob. Kaya kung ikaw naman hindi ka OFW, napasahan ka ng link na to, ng Zoom, kagaya ka sa akin, tambay, hopeless din, huwag kang pumayag na hindi ka makakasama dito. Kasi bakit? Hanggang kailan ka magtatambay? Hanggang kailan ka tutulong sa magulang mo? Karamihan pa naman ng mga tao, naku po, kung saka wala na yung magulang nila, doon sila nagsisikap. Tama, yung maliit lang Pilipino eh. Yung buhay pa yung magulang, ayaw itudo, ayaw pagandahin. Yung buhay nila para tulungan ng magulang. Pag wala na yung magulang nila, doon naghahanda sa sementeryo. Sino kakain yan? Yung babantay doon. Kaya habang nandyan ka, at habang buhay pa sila. Ako nga, every time na pinapanood ko yung video na pinost ko kay Aldin Richard, minsan ako, natatas ako sa sinasabi niya na yung nakikita niya yung success niya, na wala na yung magulang niya, hindi niya na kayang ibalik. Wala na eh. Sarap ng buhay. Alam mo, ilang franchising yung yung McDonald's dito sa labas namin, sa kanya yun, kay Aldin yun. Grabe ka successful yung tao na yun. Kaya nalungkot lang siya every time, yun yung hugot niya. Kapag napagod siya, yung time na huminto na sa industriya ng ginagawa niya para sa magulang niya. Kaya gawin mo to. Yung 10-5, gawa mo yan ang paraan. Kasi yan ang makatulong sa mahal mo sa buhay. Yan ang tutulong. Ako, yung anak ko, napara-travel ko sa Hong Kong. No? Nagagawa namin yung gusto namin. Yung magulang ko, pinagawan ko ng bahay. Yung pinagawa ko yung una. Sa nanay ko yon, yung green. Hindi ko na sila pinagtatrabaho. Masaya sila sa nangyayari sa akin na dati, tinataboy lang nila ako. Kasi bakit? Wala akong naibigay sa kanila eh. Sino nagsusupport monthly sa gamot nila? May mga sakit din sila eh. 70 plus na kasi. Sakit tuhod, rayuma. Kung hindi ko ginawa ng paraan, yung 10-5, saan kaya ako ngayon? Kaya kung ikaw nakapanood ka ng video na to at nandito ka sa loob, guest ka, in-invite ka ng
apply mo o kaya nag-share sa'yo, pasalamatan mo yan ngayon pa lang. Kasi bakit? Siya ang tutulong sa'yo, aangat, papunta sa success, papunta sa tagumpay. Kaya gawan mo ng paraan yung 10-5. Okay, at ang maganda kasi dito, pag nagawa mo ng paraan yun, hindi mo ito tatrabuhoy mag-isa. Katulong mo yung nandito sa loob na 300 plus. Hindi mo gagawin mag-isa, tulong-tulong tayo dito para maabot mo rin yung pangarap na gusto mo. Okay? So, sa mga invite po ng mga sponsor, kausapin nyo po yan, yung mga nag-invite siya, nag-share sa'yo dito, mag-planning kayo, mag-usap kayo kung kailan mo simulan ang negosyo. So, welcome po sa MHI community. Magtulong-tulong tayo dito. Maraming salamat sa pakinig. And to God be the glory. Thank you. Back to host.